Ganyan, no? Diba, madali lang? Diba? Tapos na. Kamusta? Isa pa, Jackie! Isa pa! Isa pa! Galingan mo, ha? Tapos tagalan mo! O, ito na. Ito eh. Anong mayayari sa'yo? Bakit ka sa'kin tumitingin? Tinatingnan ko lang yung sinusulat mo! Hindi kaya. Sa'kin ka nakatingin, hindi naman sa sinusulat ko eh. Hindi! Tinatingnan ko kung paano mo sinusulat. Ganito ka, tingnan mo ako. Ikaw ah, hindi ka nakikinig sa akin, hindi ka tumitingin sa sinusulat ko. Akala ko ba gusto mong matuto? Maganda kasi. Maganda yung ano? Yung sinusulat mo. Ay, oo. Sinusulat ko. Akala ko naman kung anong maganda. Sulat ka pa! Hindi na nga, oo. Yung sinusulat ko pala yung maganda. Akala ko naman kung ano. Tita Elena, mauuna na po ako. Medyo magabi na po talaga eh. Kaya, magpahinga ka na lang. May exam ka pa bukas. Mag-aral ka ng mabuti. Tsaka mag-practice ka pa, ha? Oh, Jackie. Good night. Okay, good night. Bye-bye. Ang galing mo magsulat. Gagaling ka din. Oh, mag-ingat ka, Jackie. Ako musuma ko sa nanay. Opo, sige po. Uy, ba't ganun ka makatitig kay Jackie, ha? Budoy, bata ka pa. Nanay, hindi na ako bata, ha? Nanay, binata na ako. Sino may sabi sa'yo? Bata ka pa kaya? Tignan mo yung katawan ko, malaki, no? Malaki lang katawan mo, pero bata ka pa, Budoy. Nanay? Oo. Sabihin ko sa'yo, ha? Ano? Tinitingnan ko si Jackie kasi, nanay, puti-puti niya. Ang bango-bango niya. Kaamoy na yung mga bulaklak dun sa eskwelahan, yung mga inaalagaan ko. Tapos, kapag humingiti siya, nanay, ang ganda-ganda din niya. Ano ka ba, Budoy? Diba, nanay! Dati pa sinasabi mo na yung kay Jackie, o ano na naman? Oo, nanay, matagal ko na papansin yun. Bata pa ako, di ba? Sinasabi ko sa'yo yan lagi. Mm-hmm. Kanak, galingan mo sa exam mo, ha? Opo, nanay. Matuwi, Lena. Ah, mami ko! Anong ginagawa niyo dito? Di ba Lunes ngayon? Di ba si nanay maghahatid sa akin dito? Alam ko kasi final exam mo ngayon eh, kaya dinalang kita ng mga ballpen. Para ganahan ka sa pagsulat ng mga sagot. Salamat, mami ko! O, eto anak. Ayan, baon mo yan. Di ba pinagluto kita ng paborito mo para pagkatapos mo sagutan yung exam mo, masarap yung kakainin mo. Salamat, Nay! Oh, gagalingan ko talaga mamaya para sa inyong dalawa. Sige, pasok na ako, ha? Galingan mo, anak, ha? Good luck! Ma'am Luisa, maganda talaga tong kasunduan natin. Kahit na mahirap kasi dalawang bahay ang inuuwian ni Budoy, pero masayang-masaya siya. Basta hindi tayo manghihimasok sa oras ng isa't isa, magkakasundo tayo. Excuse me, have you seen DJ? Madam, nandito po sila kanina, pero umalis din po sila nila Marcos eh. Okay. May class ba? Ang alam ko, may pupuntahan po sila. Would you know kung saan? Gigimik po yata. Okay, thank you. Budoy? Budoy? Ito. Halika. Bakit po, teacher? May alam, special exam para sa'yo. Para sa akin lang? Para sa'yo lang.
Dito po ako? Upo ka dito, Bloy. Oh. Dahil mabilis mong nasasagot yung mga exam, meron akong hinandang special exam para sa'yo. Sige nga. Sige, gusto ko po yan. Salamat po, teacher. Salamat. Puntahan natin. Baka naman sa bahay ng kaibigan siya pumunta. Tinawagan ko na yung mga bahay nila, wala siya doon. Iilang bar lang naman pinupuntahan ng mga taga-university eh. I'm sure we'll find him. Abangan mo na lang kaya siya sa bahay, Grace. Para ano? Para umuwi na naman siya lasing at maabutan ni Anton? At mapagalitan ulit? Kailangan ko siyang proteksyonan dahil sa sarili niya. I just need to talk some sense to him. Napapansin lang namin na parang napapadala sa pag-tambay mo kasama namin. Bakit? Ayaw nyo? Kasi maghanap na lang ibang kainuman. Drama, so bad. Hindi yun. Dati kasi, pag-aaral mong inuuna bago good time. Hindi ka ba nag-aaral na baka mamaya sumabit ka sa mamit daddy mo? Ano ba kayo? Dati nagre-reklamo kayo kasi puro aral ako. Tapos ngayon naman, magkasama tayo, nagkilaan mo na naman. Wala na, wala na. Wala ano, inom mo ba tayo hindi? Ayun! Ayun! Wala. Ayan. Vijay! Hindi na nga, I'm having fun, okay? Stop it! Sinasayang yung buhay mo! Ika na! Hindi kita, Mami! Tigilan mo ako! Stop! Talk to me that way! I'm still your Nina! Eh, yun nga eh! Si Daddy hindi na ako sinasakal. Eh, ikaw pa kaya? Ininang lang kita. No, just leave me alone. Leave you alone? Vijay, nagkakalat ka. Puro inom at gimmick yung inaatupag mo, kaya bumababa yung grades mo. Kung alam doon ang daddy mo, pagagalitan ka nun. Tinataasad ko lang ang grades ko noon para kila daddy. Pero ngayon, nandyan na si Budoy. Siya na ang gagawa nun. Kahit anong talino ni Budoy, he is still mentally challenged, okay? Hindi ka niya mahahadlangan. Dahil ikaw pa rin ang hahawak ng lahat ang mayroong pamilya to. Please, huwag mo ko i-pressure tulad ni daddy. Alam mo, siguro pinapabantayin mo sa mga teachers ko, no? Ano? Kung alam ko lang na ito magayari sa'yo, sana yun na nga lang ang ginawa. Pero alam mo sino nagsabi sa akin, ha? Jackie. Si Jackie, dahil nag-aalala siya sa'yo. Si Jackie? Yeah. Pero, BJ, mas lalo ako. Please, stop it na. Huwag mong sayangin yung talino mo nang dahil kay Budoy. Uuwi na tayo. Gawin mo na lang para sa akin. Anton, kumusta naman ang financial report para sa ating board meeting bukas? Kanya nga hindi ako pumasok sa ospital. I'm reviewing it. Nakukuha mo pang umiti? This is very serious. Ma, I am serious. Ba kayo? Lola ko! Hi! Hi! Daddy ko! Daddy ko! Okay na anak, kumusta na? Kumusta yung exam mo? Perfect na naman ba? Wala bang daddy ko! Kasi sinagot ko lahat eh. Tapos ako pa yung una na tapos. Pero may pinagawa sa si teacher, special test. Kahit special yan, ako naniniwala ako. Kaya mo rin i-perfect yan. Alam mo, anak, lahat kami rito, we're very, very proud of you. Proud po kayo sa akin? Oo naman. Kayo din po, lola ko, proud din po kay Budoy? Aba, siyempre, iho. Dahil alam ko na mana ka sa daddy mo masipag at matalino sa pag-aaral. Kaya pinaghanda kita ng special na pagkain dahil alam kong gutom na gutom ka pagkagaling mo sa test. Salamat, lala ko. Ang bait-bait niyo po. Okay. Tara na, Budoy. Mag-bis na tayo. Bis lang ako, ha? Tapos kakainin ko yung special na pagkain. Okay. You see, Mama, there's really nothing for you to worry about. Maganda ang tinatakbo ng negosyo natin. At kahit na nasa buhay ni Budoy si Elena, wala naman siya rito sa bahay natin. Kanya walang panganib na malalaman niya ang tungkol sa sekreto natin.
Higit sa lahat, maligaya ang apo ninyo. So, what more can you ask for? PJ, anong ginagawa mo dito? Pinagsabihin ako ni Ninang Grace. Sinabi mo daw sa kanya ang tungkol sa grades ko. BJ, pasensya ka na. Sinabi ko sa tita mo. Hindi ko naman kasi alam na papagalitan ka niya eh. Chucky, okay lang yun. Wala naman masama nangyari sa akin eh. And salamat sa pag-aalala mo sa akin. Ikaw naman. Wala yun. Kahit pa paano may pinagsamahan pa rin naman tayo eh. Kaya concerned pa rin ako sa'yo. Kaya nga gusto ko nang makausap eh. Kasi pakiramdam ko, sayang pinagsamahan natin, Chucky. Sayang tayong dalawa. BJ, di ba napag-usapan na natin yan? Alam ko, sinasabi mo nga na hindi mo na ako mahal, di ba? Pero concerned ka pa rin sa akin. Kaya nga kinausap ko si Ninang Grace eh. Ang ibig sabihin nun, may nararamdaman ka pa rin sa akin. Posibleng friendship lang yun, Jackie, pero gagawin ko ang lahat para ibalik yun sa pagmamahal. Pero BJ, ayokong umasa ka. Baka masaktan ka lang. I'm willing to take the risk. Niligawan ulit kita, Jackie. I'll prove to you that I'm still the man you fell in love with. Mrs. Maniego, si Mrs. Delgado po to sa School ni Budoy. Yes, I have to talk to you, tsaka po si Dr. Maniego. Isama niyo na rin po pati si Elena. Something amazing happened to Budoy. DJ, umalis si na mami ko. Alis ka rin ba? Wala kasi yung kasama eh. Oo. DJ, ba't ang dami mong dalang damit? Pupuntahan ko si Jackie. Hindi dapat maayos yung tsura ko, di ba? Hindi ba maayos yung tsura mo? Ay naku, Budoy. Nag-aaral ka na nga. Pero marami kang mga di alam. Nililigawan ko ulit si Jackie. Hindi dapat siyempre ma-impress ko. Liligawan mo ulit si Jackie? Para maging girlfriend mo siya ulit? Oo. Op. Huwag mong gagalawin ang gamit ko. Oh, BJ. Hindi ko gagalawin. Napaka-importante yung bagay na nasabi ninyo na hindi niyo mabanggit kanina sa telepono. Baka po kasi hindi kayo maniwala, Dr. Maniego, kaya minabuti ko na pumunta kayo dito para dito ko po ipakita sa inyo. Ito po. Ano po bang special dito sa test ni Budoy? Hindi po pangkaraniwan ang mga binigay ko sa kanyang additional test dahil ito po yung mga aptitude tests para sa isang grade 7 na isang pangkaraniwang paaralan. Ang dali lang, Mrs. Delgado, gawin nga nating maliwanag ito. Mrs. Delgado, napaso po ni Budoy yung exam para sa pangkaraniwang bata? Ganun na nga po. Ang ibig sabihin, nalagpasan na ng IQ ni Budoy ang IQ ng isang mentally challenged na bata. Yes. Wow! So, pwede, kung magtutuloy ang improvement niya, maaari na natin siyang i-enroll sa pangkaraniwang eskwelahan na pinapasukan ng kahit na sinong pangkaraniwang bata. Ganun ba? Ganun nga po. Paano kakasya kay BJ Tomato? Eh, ang sikip-sikip? Hindi yata bagay sa lola ko, kinabahan ako doon ah. Akala ko si BJ. Kanina pa siya umalis. Oh, ba't mo sinusukat ang damit niya? Wala lang, lola ko. Gusto ko lang tingnan kung anong itsura ko, kung hindi damit kong suot ko. Kasi kapag suot ni BJ ng mga to, lagi siya tinitingnan ng mga tao sa eskwelahan dati. Tapos sinasabi nila, maporma siya.
sinasabi niya, gwapo siya. Pero, kay BJ lang ata, bagay ang mga ganitong damit, hindi sa akin. Budoy, iba kayo ni BJ. Maaring hindi bagay sa'yo ang mga damit niya, pero makakahanap ka rin ng tama at yung para sa'yo. At hindi mo siya kailangang gayahin para pansinin ka ng iba dahil isa kang manyego. At gwapong gwapo dahil nasa lahi natin yan. As a special education teacher, ngayon lang po ako naka-encounter ng katulad ni Budoy na isang mentally challenged na na-overcome niya ang kanyang kapansanan. Kakaiba po talaga si Budoy, Mrs. Delgado. Kahit na kailan hindi niya hinayaan na maging hadlang yung kapansanan niya sa paggamit ng mga pangarap niya. Kahit na nadadapa siya, kahit na ilang tao pa ang magsabi sa kanyang hindi niya kaya, bumabangon lang siya uli. Minsan nga naiisip ko, siguro kung pangkaraniwang bata siya, baka kung ano na yung natamu niya ngayon. Posible na ang lahat ng yan ngayon, Elena. Lahat ng mga pangarap ni Budoy, kung sino yung gusto niya maging. Alam mo, abot kami na kay Budoy ang lahat ngayon. Pasalamat tayo sa Diyos na binigyan ang anak natin ng panibagong pag-asa sa buhay. Alam mo, Luisa, marami pa rin tayong dapat ayusin, ha? Marami pa tayong mga bagay na pagpaplanuhan at paghahandaan para masiguro natin na magpapatuloy ang paggaling ni Budoy. Unang-una na, kung paano nating ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng nangyayaring ito. At ang sa akin lang, para maiwasan natin ang nangyari dati. Elena, mas makabubuti siguro kung sasamahan mo kami ni Luisa kapag kinausap namin si Budoy. Maraming salamat po, Sir Anton. May nagpapabigay sa'yo. Huh? Let's. Sino ang papabigay nito? Weird. May nagpapabigay. Go. Ano ang papabigay nito? May nagpapabigay. Go out? Excuse me. Ikaw ba nagbigay sa akin ito? Oh, no. Okay ba? Sabi ko na nga ba eh, sa'yo galing tong mga to. Eh, bakit mo ba ginagawa to? Ngayon, kilala mo na ako. I wanted to surprise you, kaya... ito. Salamat. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa'yo na nagbago na ako. So, ano? Pwede ba tayo umalis? BJ, kasi hanggang magkaibigan mo ng tingin ko eh, okay lang ba kung friends muna eh? Kasi sa tingin ko kasi hindi magbabago yung tingin ko sa'yo. Ito naman. Wala pa naman ako sa magiging tayong dalawa na ulit. Kakain lang naman tayo eh. Please? Having lunch with your ninong. Gusto mong sumama sa amin? We can have lunch at your favorite restaurant. It's okay, ninong. May usapan na kami nila Marcos eh. May kinalaman ba to kung bakit masaya ka? Si Jackie, ninong. After so long, pumayag na siya makapag-date sa akin. Nililigawan mo na naman si Jackie? Nag-effort na po kasi si BJ na eh, kaya hindi ko po natanggihan. Anak, pero hindi naman kaya nagkakagusto ka ulit kay BJ. Hindi naman po, Nay. Para po kasi ang bait-bait niya sa akin eh. Masaya po siya ngayon, kaya tinanggap ko po siya bilang kaibigan. BJ, di ba pinag-usapan na natin to na babawiin mo muna yung grades mo? Paano kung makasagabal si Jackie? Ha?
Lalo na kung saktan ka niya ulit. Ayoko lang po kasi na maramdaman niya yung maramdaman niya nung pumasok si Budoy sa pamilya niya. Anak, naiintindihan ko naman yon. Pero dapat malaman mo na magkaiba si Budoy at si BJ. Baka mamaya isipin niya ng masama yung pagkakaibigan niyo. Baka umasa siya ulit sa'yo. Kasalanan ko naman yun eh. Saka iba pa ako nung kami pa Ninang. Kahit anong gulo sa bahay, lagi akong dinadamay ni Jackie kaya lumalakas ang loob ko. Gusto kong mabalik yun. Gusto ko lang po talaga na magkaayos si BJ at saka si Budoy. Mas lalo na po yung mga nangyari sa kanila. Kaya huwag na kayong matakot, okay? Jackie is not a distraction. Gagawin ko po ang lahat para mabalik po sa dati yung pagkakaibigan namin tatlo. Ay! Mami ko! Daddy ko! Hi, Budoy! Nanay! Bakit parang masaya po kayo? Budoy, naalala mo ba yung test na binigay sa'yo ni Mrs. Delgado? Opo. Alam mo, special exam yun para makapasok ka lang sa high school. Napasa mo yun, Budoy! Napasa mo? Oo. Oh. Napasa mo yung test para sa mga matatalino? Oo, oh, naipasa. Tsaka alam mo, yung pagsasanay niyo, nagpapatunay na talagang may kakayahan na ngayong pag-iisip para pumasok sa mas mataas na paaralan. Ibig sabihin, hindi na po lumat utak ko? Huli na, Budoy. Iho, ngayon pa lang, patalino ka na ng patalino at sinasabi ko na sa'yo na ipinagmamalaki ka namin. Congratulations, Iho. Congratulations! Grace. Oh, ano, kakain na ba tayo? Kakatawag lang ni Kuya Anton and something amazing just happened. What? Confirmed na ang theory namin. Normal na si Budoy.